Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Si Jimmy Butler ay naging trending dahil sa kanyang nalalapit na pagtatapos ng kontrata sa Miami Heat. May mga usap-usapan nga na hindi nga daw handa ang Heat na bigyan siya ng kontrata kung saan makakatanggap siya ng mahigit 150 million. Kaya naman nakaabang nga mga team sa posibleng trade. Ganun pa man ay nagsiatras nga mga team na ito matapos na magsalita si Butler at sabihin na hindi siya pipirma ng extension sa kahit na anong team. Kaya naman ayaw na nga ito kunin ng mga teams dahil posibleng maging tulad lamang ito ni Kawhi Leonard kung saan isang taon lang ito sa Raptors at naging sulit lamang ang sugal na ito dahil nagkampyon sila. Ngunit kung hindi nga magkakampyon ay hindi talaga ito sulit. Ayon kay Shams ng The Athletic ay determinado si Jimmy Butler na magkaroon ng solid season next year upang pagpatak ng 2025 offseason kung saan siya ay isang free agent, siya ay makakatanggap ng mga max contract offers at pwede siyang lumipat sa team na gusto niya. Malaking sugal nga ito kay Butler dahil kapag muli siya nagtamo ng injury ay tiyak na babagsak ang kanyang value. Ngayon nga ay duda ng iba na bigyan siya ng max contract at tiyak na mas magiging duda lamang sila mga kaibigan kapag muli siya nagtamo ng injury. So talagang sumusugal nga mga kaibigan si Butler sa kanyang sarili dito. Si Butler ay isang player na kilala bilang hindi gaano nagtotodo sa regular season. Madalas nga si Bam Adebayo ang star player ng Miami Heat sa regular season. Ngunit lumalabas ang toong laro ni Jimmy Butler sa playoffs. Ganun pa man ay posibleng kailangan niya itong baguhin sa susunod na NBA season kung gusto niya nga na makatanggap ng max contract kapag pumasok na siya sa free agency. Subalit isang bagay ang tiyak. Siya ay mananatili sa Miami Heat next season at walang team na handang makipag-trade sa Miami Heat matapos nang sabihin na hindi siya pipirma ng extension sa kahit na anong team. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang ang Denver Nuggets nga ay may malaking problema ngayon, si Kentavious Caldwell-Pope o mas kilala bilang KCP ay dinecline na ang kanyang kontrata sa Denver Nuggets at papasok na nga ito sa free agency. Pwede pa naman siyang bumalik sa Denver Nuggets, ngunit hindi nga inaasahan na kayang tapatan ng Denver ang sahod na handang ibigay sa kanya ng ibang teams at mahihirapan nga sila na makumbinse si KCP na mag-take ng pay cut lalo na 2-time champion na nga ito at ngayon ay inaani na niya ang mga bunga ng kanyang dalawang championship. Trinade din nga nila si Reggie Jackson sa draft mga kaibigan para sa tatlong second round pick. Si Jackson nga nagsilbing 6 man nila buong season kasama si Christian Brown simula nang umalis si Bruce Brown at Jeff Green. Unti-unti na nga nawawala ang kanilang mga role players mula sa kanilang championship run. Subalit mapapanatili nga nila ang kanilang Big 4 dahil pipirma na si Jamal Murray ng 4 years $209 million contract extension. Ang kanilang Big 4 ay lahat pa din nga under contract mga kaibigan next season. Asahan na maghahanap ng key bench pieces ang Denver Nuggets sa darating na free agency kung saan posible silang magpakita ng interes sa mga tulad ni Eric Gordon na kayang magbigay ng 15 points per game off the bench at isang player na tiyak na makakatanggap ng mga open looks playing alongside Nikola Jokic. Sa palagay nyo ba ay magiging championship contender pa din ang Denver Nuggets kapag umalis si KCP sa kanilang team?